guys, dito naman kasi sa YouTube channel ko. Ngayon, gusto kong share sa inyo kung paano nililinis ang aircon ng BIOS ng 2017. Ang una mong dadalhin guys ay tools. Tools guys, hatchet, test light. Ito nga dapat yung test light mo guys, may takip tulad nyo. Yun guys, may takip siya para hindi siya makatusok. Kagandahan lang guys sa test light, pag binalik mo yung dashboard niya, minsan kasi may naputok na fuse dyan pag binalik yung dashboard, kaya mas maganda may test light para okay ang pagbalik ng dashboard saka yung kuryente walang masisira. Okay guys, ito ang mga tools natin. Ayan guys, una natin gagawin ay kasi nakasusi siya, makikita mo ayan, kasusi siya. Una natin gagawin, natanggalin natin muna sa battery ground para hindi siya mag-reset pag binalik yung mga dashboard. Body ground tanggalin para hindi siya mag-reset sa dashboard. Ayan, ayan guys, tanggalin natin ground, body ground para hindi mag-reset sa computer box. Tapos kabit natin yung hose, yung gauge, yung gauge para pasingawin natin yung preon. Tapos siguraduhin nyo guys nakasara ito parehas para hindi sumingaw pag pinasok yung gauge. Ayan guys, ayan, ayan guys, tapos papasingawin natin dito. Dapat sumingaw siya dito. Sa low side tayo guys magpasingaw. Sa low side. Low side. Ayan guys, narinig niyo. Para habang binabaklas natin, sakto wala na sa preyo. Okay guys, simulan natin. Bago simulan natin, pa-subscribe and like sa YouTube channel ko. Ayan guys. Ayan. Ayan, kita nyo buo pa siya, linisan ko ngayon. Simulan natin ang linis. Ito yung mga tools na kailangan. Okay guys, simulan ko na. Itong test light, sa huli ito kailangan kasi pag may halimbawa nawala yung ilaw, baka pumutok yung fuse. Pero ngayon okay tayo kasi hindi nakakabit yung ground. Okay guys, tabi ko muna to. Okay guys, ayan, tanggalin nyo to. Tapos dito, tapos ito, tapos may socket siya guys, ang liit. Ayan, tapos ito, ito guys. Tapos may dish siya, tornilyo isa. Ayan sa manibela, meron siyang isang dish. Ito, ito. May isa. Tanggalin din. Tapos tornilyo pa guys, dalawa. Ayan guys, may dalawa siya dito. Tornilyo. Yan, isa. Tapos yung tornilyo guys, sa tabi lang ninyo para pag binalik nyo hindi kayo mahirapan maghanap. Diyan lang sa may baba lang. Ayan guys. Tapos ang atin to, ito. Guys, may lock sa gilid. Ayan. Ito. Ayan. Na may lock sa dito. Tanggal yung lock, bunutin na. Ayan guys, tanggal na. Tapos lagay na ninyo sa likod lang ng sasakyan. Ayan,
dyan. Tapos, ingatan lang guys ng maigi kasi pag naka-disgrace siya, mahirap na eh. Ayan guys, ito. Tanggalin daw guys. Dahan-dahan lang kasi masira. Lalay lang. Ayan. Ayan. Ayan guys. Tapos may switch ng hazard. Nakasaksak. Okay, tatabi ko dito sa likod. Ito pa guys. Gilid. Ayan. Tapos flat screw. Kasi may mga wire. Ayan. Ayan guys. Dahan-dahan lang. Baka makasira. Ayan. Ayan pang isa. Ayan guys. Tapos ito. Drawer. Drawer bunot lang. Lalay bunot. Ayan. Tanggal na siya. Tapos guys, manibela, may dalawang tornilyo. Ayan. Isa dyan. Isa rin sa kabila. Ingat lang pag baklas kasi mahirap kasi pag nakasira talaga ng kotse. Maganda yung maingat lang tayo. Tapos guys, ito. Ito, hila lang. Hila. Angat-angat ng konti. Gamit ka guys flat screw para masungkit yung gilid. Yan, dahan-dahan lang. Dito guys, may gilid. Ayan. Tapos ilang konti. Ayan. Ayan. Alalay lang lagi guys kasi mas pag masilan ang customer mo, iba ang galit. Ito pa guys. Ito, isang haba. Ayan. Ayan. Kita nyo guys, nandun siya may kabila. Yan guys. Tapos manibela. May isa pang tornilyo guys sa ilalim. Yan. Tornilyo sa ilalim. Isa. Tapos sa ilalim guys na black. Ayan. Meron pa. At ng tornilyo. Tatlong tornilyo muna sa ilalim guys. Ayan guys, oh. Galing siya sa ilalim, nakaganyan siya. Ngayon, lagyan natin sa tabi. Tapos, ito na guys. Ayan. Ganun na siya guys. Ngayon, ito naman, dun ako sa kabila kasi may sinusungkit dun. Ayan guys, may lock siyang maliit. Kailangan mong dukutin dito sa may gilid. Dito guys, sa may gilid lang siya. Dalawang lock kasi pag hinatak mo, ayan, kasi pag hinatak mo siya, ayan o, oh, nasabit siya ngayon. Dukutin mo yung lock lang niya sa may gilid. Kasi pag hindi mo dinukot yan guys, hindi rin matatanggal yan. Ayan. Laging may flat screw para handa pag sunggit. Ayan guys, ayan yung sinasabi ko guys na lock, yung dalawa nakalock siya, kaya kailangan mo sungkitin para lumubog siya, hindi maglock dun sa may kanto, sa may pinakasulok niya guys. Stereo apat. Basta laging tandaan guys, pag nagbabaklas kayo,
lagi niyang yung tandaan, huwag kalimutan yung mga sakit, saka kung anong pagkabaklas, ganoon din yung pagkakabit. Ayan guys, may sakit siya guys, ayan, dalawa, isa, dalawa. Isa, tapos yung sa stereo galing, ayan guys. Dito, saka yung sakit niya dito sa may. Kahit nga guys, hindi na to eh. Kahit ibalik mo na to eh. Doon ka na lang mag-focus sa stereo para mas mabilis kayo. Yung dito lang na sakit. Okay. Note guys. Speedometer. Nakalak lang siya guys. Guys, gilid. Gilid. Dito. Ayan. Guys. Ayan, speedometer. Pero dapat pag nagtanggal ko yung speedometer, unahin niyo 'to. Ayan guys, unahin niyo yung manibela para bilis kayong tumanggal. Depende kasi guys, pagkabisado mo na yung ano. Baklas yun. Kabisado mo na, okay lang, baba mo yung manibela. Ayan. Ayan. Guys, yung ganito siya, yung plastic na speedometer niya. Ito muna guys, para hindi kayo malito. Gilid niya, nanggalin. Tapos, speedometer. Tapos speedometer, may turnin yung dalawa. Ayan guys, tornilyo. Isa, dalawa, tatlo. Tornilyo. Ang tunnel nyo guys, sa baba lang ninyo para hindi kayo mawawalan. Tapos guys, yan. May wire. May wire siya. Kita nyo. Ayan, bubunutin ko lang yung wire. Dalawa. Isa. Dalawa. Ingat lang kasi baka mabasag yung speedometer or salamin. Dalawang wire. Tapos guys, ito sa gilid. Tapos ito guys, tatanggalin din. Ganun din yun, may sungkit din siya. Susungkitin mo rin yung sabi kong lock. Sabi kong lock guys. Dalawang lakas yan eh. Ayan guys oh. Para siyang ayan. Lock niya yan eh. Tapos guys, gilid. Kunting alalay lang pag sikwat. Kamay lang guys, kaya hindi masira. Tapos guys, may lock sa gilid. Nandito.
Ayan. Unlock niya ito sa gilid. Ito na kalagay. Sa kabila naman tayo guys, doon naman tayo parte. Saka guys, may dosi sa ilalim dito. Nakakabit sa airbag. Dosi. Ayan. Ayan. Kailangan kasi guys matanggal yan. Dosi na kakabit sa airbag. Tapos guys, ito. Meron dito. Ayan guys, tanggalin mo natin ito, kamay natin. Para hindi masira. Tapos may lock ulit isa. Ayan, plastic. Ito guys, unlock. Ayan, lock niya. Tapos guys, tatlo. Tornillo. Isa. Isa. Tapos ito guys, tanggal. May ano siya, may Phillips screw dito. Dito, G. Diyan. Ito. May kita naman nyo siya eh. Ayan, unlock niya. Tapos guys, ito. Yan guys, meron siyang isa. Ayan. Touch to guys. Tanggal. Para okay sa inyo guys, kuha kayo ng flat screw maganda. Tapos, lalayan mo siya habang sinisipa. Lalay lang guys kasi minsan nasisipa siya. Likod na guys. Tapos itong blue guys. Itong blue. Babaybay mo tumblong ito, tumblong sa aircon ito eh. May lock lang dun sa ilalim na plastic. Tukutin ko guys ha. Kabila ako guys para mabilis. Pag dito kasi matagal dito eh bunutin. Yan guys, sisikwatin ko lang ito. Sungkitin ko nito para matanggal yung lock. Ayan guys, tanggal ko na yung lock. Kulay blue, itong blue.
ano lang siya guys, bilog lang siya na may nakalak siyang plastic doon na puti. Kabila guys, ganun din eh. May ano rin, may lock rin. Ito yung mga lock na sinasabi ko. Bilog lang siya, ito nakaipit sa metal, sa ano, yero, parang metal na yero, tapos nakaipit siya, nakalock dito yung plastic. Okay guys, sabi ko na. Tapos ito meron. Ito isa. Tapos guys, may ano siya, may sa gilid, meron siyang sa sulok, meron siyang plastic. Tapos guys, yung ulit sa baba, yung ganito. Dito. May plastic siyang lock dito, gilid. Tulad nung dati. Yan yung lock. Tapos guys, meron ulit isa. Ayan. Guys, ito guys, pag tinanggal mo to, titingnan mo kung ano pang mga wire na nakasabit. Gaya nito guys. Dito yung lock mo, ayan. Ayan. Tapos yung lock mo, sundutin mo lang. Ayan yung lock mo. Para pagtanggal guys, makikita mo kung ano yung kasama ng dashboard. Ayan. Tapos guys, manibela, dalawang tornilyo, tig-isa. Baba, bakit? Guys, sa manibela, dalawang tornilyo. Ito. Ito, dalawang tornilyo yan. Ito, tsaka ito. Yan, dalawang tornilyo siya. Pinatanggal niyo yan guys, bababa yung manibela niyan. Kita ko. Yan. Yung isa. Kasi guys, pag nagbaba ang manibela, makakalabas yung dashboard. Ayan guys. Ayan guys, okay na yung sa manibela. Kung tanggal na yung sa manibela guys, yung dalawang tornilyo, bababa na siya. Ayan. Kasi para makalabas ito. Ayan guys. Ah, may wire siya dito. Tingnan nyo kung ano yung kinakapitan ng dashboard niya. May wire. Pag naghata kayo guys, chichik nyo kung anong mga nakasabit ka tulad nito guys. Ayan, hazard. Hazard nya eh, kaya nahihirap yung mga brush. Yung hazard nya nakakabit pa. May lock yan guys, ilalim. Yung plastic na. Ayan, mga disungkit lang yan. Mga disikwat lang kasi ano eh, may mga lock sya dito. Ayan guys, ngayon lalabas na sya. Tapos check nyo pa rin ulit
kasi minsan may mga wire na nakakalimutan. Katulad nito guys, yung airbag niya kasi, kaya hindi pa mailabas yung airbag niya, nakasaksak pa yung socket ng airbag niya. Tanggalin ko muna guys, papakita kung paano tinatanggal to. Ayan guys, ayan yung airbag niya sa ilalim. Tingnan mo, may airbag yan sa ilalim. Ayan, ito guys, oh. Ito yung sinasabi kong ano, na nakakabit pa kaya hindi matanggal yung dashboard. Ngayon, susunggitin mo na yung pagganito. Ganyan guys, ganyan lang. Pisil lang dito. Pag pinisil mo siya dito, lalabas na siya. Ayan. Tapos may lock siya guys. Dapat to, gamitan mong flat screw para may labas mong maayos yan. Ayan o, may ano lang siya, lock. Lock lang siya, nakatusok lang. Okay guys. Ngayon, subukan natin ilabas yung dashboard. Ngayon guys, may technique kung paano na ilalabas to. Kung mag-isa ka lang. Dapat. Ayan guys, ito kasi guys, ano to eh, ito kasi guys, dapat nagbaba ka ng dashboard, dalawa kayo dito kasi alam nga alin, mahirapan. Pero pag mga BS kasi guys, matigas ang plastic nito, hindi katulad ng mga Accent, ang Camry, mga Ford, dapat dalawa kayo nagbababa ng dashboard kasi mahirap ito. Hindi siya lambot na dashboard. Ibig ko sabihin matigas siya, kaya kahit ikaw lang mag-isa kaya mo tong ilabas dashboard na to. Hindi katulad ng mga modelo ngayon, malambot ang dashboard kaya may hirapan kang ilabas to. Tingnan mo guys, ilalabas ko tong mag-isa kasi matigas naman siya. Okay ang dashboard ng BIOS. Pero guys, pa sa mga ginawa ko mga ibang sasakyan, mga Ford, Accent, dalawa talaga ka obligadong magbaba ng dashboard. Guys, dapat tanggalin mo pa rin yung isang ganito kasi medyo ano siya, medyo mahihirapan kang ilabas to. Ngayon nalabas mo na guys, kung paano yung discarding nito. Tapos guys, meron pa siyang ano, yung hood, bukasan ng hood sa harap, may isa pa. Saka yung kabitan ng OBD, yung mga socket niya, hindi ito sa gilid, tatanggalin ko lang dalawa. Ayan guys, ito ayan guys, yung sinasabi kong hood, sa hood niya yung hatakan, ayan. Ayan, tatanggalin yan. Tapos, kasi nakalagay yan dito, tinanggal ko na yan. Ito pang isa, OBD. OBD to guys, kailangan nandong sikwat. Tapos, tanggalin. Para hindi siya makaabala pag hila. Ayan guys, okay na siya. Ngayon, tanggalin na natin. Basta guys, pag nagtanggal kayo ng dashboard, lagi niyong double check yung mga wire. Ito pa, meron pang isang nakakabit dito sa may baba. Ito guys. Guys, yeah. Meron pang isang nakakabit. Ayan pa isa. Basta kahit anong kotse guys, lagi niyong double check kung ano mga nakatap na pwedeng mahila or maano.
Ayan. Ganun lang guys ang ano secret sa pagda dashboard. Ayan. Tapos ito guys, pwede itong tanggalin eh. Ilalim niya. Pero kahit hindi mo guys tanggalin to, okay lang naman eh. Pero para hindi ka maabala, tanggalin na to. Ayan, ayan guys, ayan o. Ayan yung lock niya. And then, pinipindot lang siya guys o. Pipisilin mo lang, tapos lalabas na siya galing dito. Okay guys. Ito guys, may technique siya. Dito lang muna una. Para matanggal siya. Ayan. Dahan-dahanin lang guys, ilabas. Dahan-dahan lang. Pero ano, hindi naman siya masisira kasi matigas yung case niya. Hindi katulad ng mga bagong labas ngayon. Hindi mahirap hanggang konti. Ayan. Ayan guys. Ayan, ganun lang technique. Para mababaklas mo to. Mag-isa ka lang. Pero pag yung mga malalambot ito guys, huwag niyong pipersahin. Lambot ito kasi masisira siya. Ayan guys, sana may natutunan kayo sa pag-share ko ngayon ng paglilinis ng aircon. Tapos guys, yung nandun palang wire sa may gilid, kasi kasama siya. Yung sa may gilid niya, meron dun isang wire kasama dito. Kaya sabi ko, gayon na dashboard, check nyo lahat kung may mga nakasabit pa or wala na. Sa ngayon may nakita kong isa. Tanggalin ko muna guys. Ayan. Ayan, wire yan. Nabi, iniano lang yung lock. Pinipisil lang yung lock. Pag pinisil mo yung lock, lalabas siya. Kasama siya dito sa ano natin. Kasi nakasama siya sa dashboard eh. Kasi pag tinanggal mo yung dashboard, kasama to eh. Kung nakakalagay yan dito, maiipit siya. Puputol. Pag naputol lang naman, okay lang naman guys. Dudugtong mo lang naman eh. Dudugtong. Okay guys. Ayan. Labas na natin yung dashboard guys na mag-isa lang. Basta pag matigas to, okay lang. Pero pag malambot, huwag niyong pipersahin na mag-isa lang kayong babaklas nito. Yan guys, okay na. Tapos guys, ito yung evaporator. Ito yung pag naka aircon ka, nalamig, nandito yung pinaka evaporator nya dito sa loob. Ito yung lilinisan natin para maganda yung buga ng hangin sa loob, saka yung lamig nya maganda, parang original din yung lamig nya, kasi pag madumi na, mahina na ang lamig nya. Ito lang guys, ilang tornilyo lang to guys, tatlo. Tapos guys, no,
Tapos huwag natin kakalimutan yung sa airbag niya, tanggalin yung dalawa, yung tatlo, ayan, isa, yun guys, yung tatlong airbag, ayan, oh. Tatlong tornilyo ng airbag, tatlong tornilyo, isa, tapos meron pa sa likod dalawa, bali tatlo yan guys, ito sa airbag to guys, eh. Kasi pag hindi mo ito tinanggal, hindi rin ito matatanggal evaporator niya. Okay, okay guys. So ngayon tatanggalin ko yung airbag na sinasabi ko, guys. Ayan guys, natanggal na yung tatlong tornilyo. Ayan guys. Yun yung sinasabi kong tatlong tornilyo. Airbag siya, sa airbag. Ayan, yun na yun. Sa dalawa, tatlo. Ayan, tapos yan, tatabi mo lang guys, dito, para makalabas lang ito. Ito pa. Tapos guys, may sakit siya yung sa blower. May gilid. Ipisilin lang. Ayan. Nakalagay dito sa gilid. Meron pa. Ah. Guys, tanggalin pa to. Ito. Lapit kang flat screw. Tanggalin to. Ayan. Tapos, dito pa. Yung sa wire nito. Kasi yung sa sabit siya. Tapos ito guys, tatanggalin din. Ito guys, tatanggalin din to. Kasi yung wire niya nakasabit. Ayan o. Ayan, natanggalin niya. Ayan guys. Ayan. Ayan. Yan yung nakakabit dito, sabi ko tatanggal. Ayan. Tapos, meron pa siyang isang gis dito. Baba. Dito. May gis pa siya. Tapos, dalawang dish pala to, plastic saka. Bakit ako guys, may dalawang dish pa. Ayan. Ayan guys, ayan. Isa, saka dalawa. Dalawang dish. Ayan. Ayan na.
Nakatago lang siyang dalawa. Isang plastic at saka isang gis na metal na gis, yung ganito, ito yun, hindi ito sa ilalim. Tapos guys, hindi mo siya magagalaw mo siya, pero hindi mo siya mabubunot kasi meron siyang isang gis na tornilyo sa harap. Papakita ko guys kung saan yun. Kailangan kasi matanggal yun kasi nakadugtong kasi sa mga sa fittings ng aircon, sa tubo niya. Kita ko guys. Ayan guys, ito yung sinasabi kong nakadugtong doon sa loob. Kaya hindi mo siya, nagagalaw mo siya pero hindi mo siya malalabas. Maganda ito, luwagan mo to. Ayan. Ayan. Ayan, wala na siya guys, spray yun kasi pinasingaw na natin. Kaya pag tinanggal mo yung tubo nito, wala na siyang pressure. Makikita mo guys, luluwag na yan. Ayan guys, ayan na yan guys. Ito na yung dun sa loob, papunta sa loob. Makikita mo guys. Ayan. Ayan ngayon guys, matatanggal mo na siya kasi wala na yung dugtungan dun sa expansion valve niya. Tatanggal mo na siya ngayon. Ayan guys. May ano pa siya, may sakit pang nakakabit na isa. Tapos yung kabit din sa aircon, sa blower. Yan. Kaya laging i-check pag nagtanggal ng ganito, dapat check lahat kung may nakakabit na wire. Tapos guys, yung sa thermostat niya may wire na isa.